Magandang araw po guys sa ating lahat. So welcome ulit dito sa ating channel, Ruel Alin TV. So ngayon guys, pag-uusapan po natin kung paano ba mag-compute ng materials ng ating Genus window na para tayo makatipid guys. So sabihin natin guys na tayo isang glass and aluminum contractor. So meron tayong project guys na ganitong mga sukat ng bintana. Bali ito guys, Genus window to. Bali ang gagamitin natin dito ay smoke glass tsaka ordinary frame. Ito yung sukat ng bintana guys. Ito yung drawing niya. So meron siyang guhit sa gitna. Ibig sabihin guys, sa isang bintana, so bali dalawan siya, double. Ito naman guys, bali isang bintana lang. Tsaka ito, double din. Dalawang bintana. Tsaka ito, isang bintana. Ngayon guys, meron siyang kanya-kanyang sukat. So 22 din. 24. So ito guys, nakasulat sa height 4638. Tsaka ito 4638. Yung 4638 guys, ibig sabihin bali sa Genus frame guys, yung salpaka niya ng glass at 13 pieces. Yung 4638. Ito namang 43 inches. Bali 12 blades to guys. Bali yung Genus frame, yung kanyang lagayan, bali 12 pieces yung lagayan niya ng salamin. Ngayon guys, kukumpute natin guys kung magkano ba lahat ang ating gastusin nito na pag ito yung ating bibilhin. Ito tayo mag-umpisa guys sa sukat na 22. So bali guys, ang kailanganin natin ito na glass 4x22 inches, kasi yung standard ng lapad ng salamay natin para sa pang Genus 4 inches lang yon. Okay guys, ako kumpute natin. So ito guys, bali 13 blades at 3 sets. Kukumpute natin guys, bali 13 times 3 equals 39. Yung 39 pieces guys na ating bibilhin para sa ating 4x22 inches, bali ang isa nito guys 25 pesos. Yung 39 guys ay i-multiply natin sa 25 pesos. So 39 times 25 equals 975. So 975 ito yung babayaran natin guys sa sukat na 4x22. Okay po, malinaw po tayo rito. Dito naman guys sa 12 blades, kasi tatlong pares din. So multiply natin guys na yung 12 blades sa tatlong sets. So 12 times 3 equals 36 pieces. Yung 36 pieces guys na kailanganin natin, ito yung bibili natin, 36 piraso. Bali ang isa nyan 28 pesos. So multiply natin guys sa 28 pesos. So times 28 equals 1,008. Bali yun yung bayaran natin guys sa ating bibili na 4x24 inches na 36 pesos. So 1,008 pesos ang ating babayaran. So ngayon guys, dito tayo sa frame. Yung 13 blades natin na frame, bali tatlong sets, ang isa nito guys bali 235. So yung 235 i-times natin sa tatlong sets, so bali 705 guys. Tapos dito tayo guys sa 12 blades na Genus frame, so bali tatlong pares din. Bali ang isa nito nasa 210. Ngayon guys, kukumpute natin, bali tatlong pares, i-multiply natin sa 210. So 210 times 3 equals 630. Okay guys, 630 sa ating blade sa Genus frame. So kumpute natin ito guys, ito yung sa glass, tapos ito yung frame. Yan yung glass natin guys, kukumpute natin kung magkano lahat.
975 plus 1,008, so equals bali yung kabuuan niya sa ating class and 1,983. Ito yun guys, 1,983. So ito dito sa prim natin, so kukompute natin 705 plus 630, so equals 1,335. Ito yung supreme natin guys. So pag sumasamahin natin to guys, kung magkano ating gastusin, so pag sasamahin natin yan, 1,983 plus 1,335 equals bali guys 3,318. So ngayon guys, kukompute natin rin yung mga tornilyo nito kung ilang pirasong pwede natin magamit. So bali, meron tayong 6 na bintana sa isang set ang gamitin natin, bali 6 pieces. So i-multiply natin guys, 6 times 6 so equals 36. So ang isa nito guys, bali 2 piso. So i-multiply natin sa 2 pesos times 2, so equals 72 pesos guys. 72 pesos yung Jesus crew natin guys. I-add natin yan. So bali pagsamahin natin guys, 1,983 plus 1,335 plus 72 pesos equals 3,990 guys. Yung kabuuan natin na total 3,390. Yan yung bibili natin guys sa ating materials na lahat. Ngayon guys, ang gagawin natin para makatipid tayo, bali guys, i-combine natin itong mga sukat dito na 4 by 22 inches. Kung kasi para makatipid tayo guys, bibili natin yung buong salami na 4 by 6. Ang sukat kasi ng smoke glass natin guys, 48 by 72 inches, equivalent siya sa 4 feet by 6 feet. So i-combine natin itong mga sukat natin guys na po 4 by 22 inches. Ganito kasi yung sukat ng ating salamin guys. Okay, 48, so 72. Ngayon guys, pag dito tayo magkakating guys, halimbawa dito tayo magkakating, kukuha tayo ng kasi 22 yung sukat natin, kukuha tayo ng 22 dito, 22, bali tatlong 22 guys makukuha natin, tatlong 22 inches na makukuha natin guys. Bali ang tira nito, bali i-multiply, i-divide natin yan, 72 divide 22, meron tayong makukuha guys na tatlong 22 inches guys. Yung tatlong 22 inches, bali kakatingin natin yan ng 4 dito, 4, bali yung 48 ang makukuha nyan guys, 12 pieces. So ganito po yan, 48 divide 4 equals 12 pieces. So sa tatlong 22, bali mayroon siyang 36 pieces. Tapos yung tira nito guys, bali ano natin guys, 72 minus 66, bali 6 inches guys yung tira dito sa dulo, bali 6 by 48 inches. So meron ting makukuha guys na dalawa, so 36 plus 2, 38 lang. Ngayon guys, ang gagawin natin, ito yung cutting natin, bali 48 72 inches, kukuha tayo dito ng 4 to guys, ha, 4 by 72. Ang tira naman guys,
yung 48, ang tira ng 48, bali ano na lang siya, 48, kasi binawasan natin ng 4 by 72, bali ang tira 44 by 72. So ito magiging 44 by 72. Hahatiin natin to guys ng 44. Hatiin natin yung 44, bali magiging 22 siya, 22. Tapos guys, kakatingin natin dito 4 4 4 4 4 4, bali ang makukuha niyan 18 pieces. Kasi ano yan guys, 72 divide 4, so equals 18 pieces. So dalawang 18 pieces guys, magiging 36 pieces. Plus meron tayong nakuha dito guys na 4 by 22, ang makukuha natin guys at tatlong 22 inches, bali 36 plus 3 di 39. So sakto lang siya dito guys sa ating sukat na 4 by 22 inches, bali isang buong salamin ang ating bibilhin para dito sa 4 by 22 inches. So isang buo na tong salamin guys na 4 by 6. So dito tayo ngayon sa sukat na 24 guys. So yung 24 guys sa kasi ito 12 blades, sa tatlong 12 blades at 36. Ngayon guys, yan, balik ulit tayo. Ito yun guys. Bali 48, 72. Yung 48 guys, hatiin na natin ang diretso. Bali ito magiging 24. So, kakatingin natin ito ng yung haba niya, 72 inches, katingin natin ng 4 din dito. So, bali ang makukuha guys, makukuha guys, bali 18, kasi 72 divided 4 equals 18. So, dalawang 18, 36. Tamang-tama lang siya guys sa ating sukat na 24 inches. So bali magagamit ating salamin guys, 2 sheets na 4 by 6 feet, 4 by 6 feet yung makukuha natin guys, yung mabibili natin salamin. So dalawang buong salamin lang na 4 by 6 feet. Ngayon guys, sabihin nito na ang presyo nito 700 guys. So ito times 700, bali dalawang 700, so 1,400. Ngayon guys, yung 1,400, kung imaminus natin dito guys sa ating dito sa ating glass na kinumpute natin guys pa isa-isa, yung 1,400, balikumpitin natin sa mabayaran natin guys sa dalawang salamin na 1,400. So bali guys, ito yung kabuuan natin na kinumpute natin kanina sa isa-isa na sukat. So ito yung kabuuan, 1,983. So i-minus natin yung 1,400 na binili natin yung dalawang buong salamin. So 1,983 minus 14, so equals 500 guys. Meron tayong na-discount na 583 pesos. Yun yung na-discount natin guys sa halip na babayaran natin na 1,983. So ngayon guys, pag samasamahin natin kung magkano ba lahat ang ating babayaran. So yun. One thousand nine hundred eighty three minus one four four. Bali guys, ang magamit natin guys na kabuuan ito lang.
So 1-4 plus yung frame natin 1,335 plus 1,335 plus yung screw natin 72. Okay guys, ulitin natin yung nabili natin salamin na dalawang buo 1-4 plus yung frame natin 1,335. So i-plus natin yung screw natin na 72, so equals ano lang guys, 2,807 guys, yung 2,807 yung total ng nabili nating materials guys, dahil naka-discount tayo ng 583 pesos. Sa halip na ito yung bibili natin guys na sa glass, na ang presyo ng glass natin na 1,983, naka-discount tayo ng 583. So bale ang lahat na nagastos natin guys, bale ano na lang 2,807 dahil binili natin yung dalawang buong salamin na 4x6. So ganyan po guys ang pag-compute ng materials guys para sa dinosilindo, na kung paano tayo guys na makatipid. Bali yung pagdating nito guys, dapat walang supply, dahil kung magkakaroon tayo ng supply, basagan tayo isa, dalawa o higit pa, magdadagdag tayo na magdadagdag ng salamin guys. So sayang naman yung dinagdag natin. So dapat yung pagtabas guys, konting ingat lang at saka siguradong-sigurado para hindi tayo magastusan. So maraming salamat guys. Ito yung ano guys, kumbaga ito yung mga basic competition guys ng mga materials natin kung paano kong computein. Pero sa mga maliit man ng project o malaking project guys, magagamit natin ito sa ganitong competition guys. So maraming salamat at saka sa mga nag-subscribe sa aking channel, so maraming salamat sa inyo. Yung hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kang updated sa ating mag-video. So maraming salamat po, and God bless.